Eto to. Yung S, wala signal oh. So, may nakakabit na speaker yan guys ha. Ito, sig. Maka signal yan. Ito, sig din oh. Wala oh. Tapos nagkalabit ako rito. Itong mga kapasitor na ito. Kasi isa rito, signal to eh. Wala oh. Pero kapag ito yung kinalabit mo, meron. Toto. Ano, marinig yung sa kwan. Sana marinig sa speaker ng cellphone nyo, sa mic ko. Toto. Yan oh. Ito may signal, di ba? Same din yan sa may kabila dito. Welcome to my vlog. Today's video, ito. Bali, part 1 na lang muna ito. Ay Yamaha na power amplifier P5000S model. Class D. Dinala ito ni ng kumpare ko, pinaparepair sa akin. Ang issue nito ay mahina daw yung audio. Tinisting ko nga ngayon, halos wala talagang audio eh. Yan, ito. Bali, re-review muna natin. Ito yung mukha niya. Yun, sa mga nakagamit na nito, original ba ito or hindi? Ito yung front panel. Tapos, ito yung back panel. Kaya may mga kable, no? Lagyan ko na ng input and then speaker kasi tinisting ko na. Nahanap ko yung audio niya kung may audio o wala talaga. Ginamitan ko ng laptop audio source eh alos wala akong makuha na audio na lumalabas eh. Ito yung mga switch nya. May control pa dito na may frequency left right channel. Yan, angas. Tingnan natin kung anong gawa ito. YS protection signal. Hindi ko makita eh kung ano bang gumawa nito? China ba to? Tingnan natin takip niya. Dito baka dito sa takip. Ah, ito. Ito yung specs niya. 750 watts. 4 ohms. Eh, di kwanto. Mga nasa 350 siguro. 150 watts eh, oh. Sa 4 ohms. Eh, kung 8 ohms yan, atiin mo, mga nasa 350 lang na siguro. Ah, ito, Natchi pala to. Gawa na ng China, ng Natchi ito eh. Ah, ito, 500 watts nga. 500 watts. Tapos, made in Natchi. Yan yung takip niya eh. Tapos, ah, ito na. Dito, ito yung back panel. Mapunta tayo sa may loob. Ayun, ito yung laman loob niya. Naka-class D. Yung power supply niya is SMPS. Simultaneous power supply. Yan. Hindi siya yung transformer type na yung EI core and then toroid. Simultaneous ito. Tapos ito yung board niya. Kabilang channel and then ito yung kabilang. Ayun, balik. Mayroon tayong customer eh. Yan, madilim na naman. Parang uulan na naman. Natigil yung ulan, kaya ingat tayo lagi guys. Yan, balik tayo sa my board niya. Yung board niya is naka-class D. Punong-puno. Yan. Unang check ko rito, inahanap ko kung bakit wala talagang audio. Inahanap ko yung kwan dito, yung signal. May mga naka-indicate naman. Pero pag sinisindot ko yung signal na nakasulat dyan, wala talagang malabas na audio sa speaker. Comment kayo dyan sa mga master dyan. Alam ko kabisado na nila itong class D. Ako, minado ako, hindi talaga ako ganun kagaling sa class D. Mga gumagawa na rin, may mga nagagawa na rin akong mga class D, pero hindi ako ganun kagaling. Kung AB tsaka class H lang, medyo mas kabisado ko pa. Pag class D, hindi ako ganun ka-expert eh. Balik tayo dun sa may signal. Ang hula ko rito is maaring control, siguro. Kahit dito, kahit kalabitin mo rito, alas wala kang makuha ang audio eh. Walang audio, same din dito. Pero, mukrap yung ilaw ko, magbabrown out pa yata. Ulan na yun. Teka lang, ayusin ko yung mic. Yun, sana marinig yung
boses ko sa may mic kasi medyo maulan na oh. Malakas yung ulan. Mas maingay. Tingin ko sa inyo, meron ako nakita ng signal dito. Ito to. Ito, naka-plug in. Naka-series bulb ako. Ayan, buhay na siya. Oh, nawala na yung protect. Pero nagtataka ako bakit walang kwan, hindi umandar yung mga pan niya. Baka siguro under lang yan kapag may signal. Hindi ko kagano kabisado ito eh. Ayan, pag sinundot mo yung mga signal yan, mga naka-indicate dyan, S or signal, walang audio. Pero kapag ito, bigay idea na rin ito sa mga encounter ng itong unit, di ba? Mga baguhan na tulad ko. Ito. Yung S, wala signal, oh. So, may nakakabit na speaker yan, guys, ha. Ito, sig. Maka signal yan. Ito, sig din, oh. Wala, oh. Tapos, nakalabit ako rito. Itong mga kapasitor na ito. Kasi, isa rito, signal to, eh. Wala, oh. Pero, kapag ito yung kinalabit mo, meron. Ito. Ayun, marinig yung sa kwan. Sana marinig sa speaker ng cellphone, sa mic ko. Ito. Yan, ito may signal, di ba? Same din yan sa may kabila dito. Nung sinubukan kong salpakan ng speaker sa may kabilang side, yung itong kapasitor na ito is signal ito. May sabihin, good yung amplifier. Good yung mga board natin dito, kabilaan. May signal siya eh, good yung signal eh. Nag-check ako ng bias, okay naman eh. So ngayon, magpo-focus tayo sa maaring control, magpapalit muna ako ng control. And then dito sa may input, dito sa may input buffer niya. Maaring sira nito mga control nito, ito. Kasi may control din dito eh. Ito sa signal din to. Maaring sira rin yan. Kahit kalabitin mo siya rito, wala kang masipuwang signal, oh. Baka naka-contact na yung ground niya. Oh, wala talaga, oh. Yun lang. Abangan nyo na lang yung susunod na video nito na kapag nagawa ko na. Hindi ko na ipapakita kung paano ko siya i-repair. Kasi kapag repair yung content ko is wala naman nanonood. Ikaw ko na lang. Rektang sabihin ko na lang kung ano magiging issue kapag nagawa ko na itong Yamaha na P5000S. Marami nagsasabi na kamukha to daw ng kwan eh, ng Tsundra. Sima lang gaya rito, Yamaha o Tsundra. Yan, kamukha to eh. Plus D na power amplifier. Angas yung laman nyo. Loaded, punong-puno. Wala kang makitang SMD. Hindi man siya SMD pero mga alos 1.8 yung ginamit na resistor. Sobrang maliliit din. 1.8 watts. Ito yung power supply nyo sa gitna. Yun, angas. Maganda to gawing pang mid-high. Pang high yata ito ng kumpare ko eh. Wala talaga oh. Yun lang. Tuwan pa lang naman ito. Kahit papano eh, meron akong may co-content for today's video. Abang-abang na lang. And then, siyempre, comment kayo dyan para ma-idea rin ako, diba? Kung ano yung gagalawin ko kapag na-upload ko na ito. Yun, bago pala tayo tapos, eh, siyempre, magpo-promote muna tayo ng mga social media pages natin. Una, Facebook page. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then, siyempre, pakishare ng mga video natin. YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share. And then, siyempre, pakihit ng mail button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video natin. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.